No lies, no distortions, just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esguera. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome to this special episode of our Facts First program. Kamakailan po si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He finally appointed the new members of the Bangsamoro Transition Authority. Ito po yung temporary government or interim government na namumuno ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Medyo marami po implications po ito, no? Dahil nagpapatuloy po yung peace process sa Bangsamoro after po ng signing ng peace agreement in 2014. Tapos, of course, natapos po yung Bangsamoro Organic Law under President Duterte. So ngayon, pinag-uusapan natin, may implement ba ito fully? At talaga bang makakatulong ito ng malaki to basically solve the root causes of the problem of the armed conflict in Muslim Mindanao? So pag-uusapan natin itong new set of appointees ni President Bongbong Marcos as members of the Bangsamoro Transition Authority. Makakasama po natin ngayong araw si Professor and Attorney Benedicto Bacani Jr. Siya po ang Executive Director ng Institute for Autonomy and Governance. Ito po, isa po ito sa mga think tanks na talagang tumututok po sa issue ng peace and development sa Bangsamoro. Magandang araw po sa inyo, Attorney Benny, and thank you for joining us again on Facts First. Magandang araw, Christian, at sa iyong mga listeners. Okay, ipaliwanag natin itong itong implication po nitong appointment ni President Bongbong Marcos. Kasi during the campaign, tahimik siya basically dito sa issue ng Bangsamoro peace process. Tapos marami nag-aabang, alam ko, isa po kayo doon, kung ano ba yung magiging policy direction niya dito sa Bangsamoro. Dahil napaka-importante po nitong period na ito, no? So, kamakailan, he finally appointed and administered the oath to the new members of the Bangsamoro Transition Authority. What do you think of this one? Tama ka, Christian, no? So, merong air of uncertainty nga, no? Kasi dahil sa campaign, hindi naman niya nabanggit talaga kung ano yung direction niya sa Bangsamoro. And then hinihintay natin sa inaugural address niya, no? Na kung mabanggit, okay, yung Bangsamoro at hindi rin ito nabanggit, ano, ha? Kaya, pero ngayon, makikita natin yung direction that the President wants to undertake, okay, on the Bangsamoro and Mindanao peace process through two developments. Ano? Try mo yung appointment ng bagong BTA kasi that actually reflects, okay, yung direction, okay, or yung policy on the Bangsamoro. And number two is yung speech niya, okay, during the oath-taking ng new members of the Bangsamoro Transition Authority. So doon we can actually see, okay, at least yung hindi man madetalye pa, okay, but nakikita natin yung broad strokes, okay, ng gusto niya, okay, bilang kanyang polisiya, okay, for the Bangsamoro and for the peace process. Unang-una, talagang sinabi na yung commitment to continue the peace process. Ano, ha? So, the fact na nagkaroon na ng appointment, okay, which means na pwede nang ituloy-tuloy, ano, yung sabihin nating roadmap, okay, pursuant to the comprehensive agreement, okay, on the Bangsamoro and the organic law, also, and the subject to the constitution and national laws as well. Ano. So, maliwanag yun. So, by his appointment, yung continuity of the peace process, no, that is already settled. Number two, I think we can actually conclude that the president doesn't want to rock the boat, no, in terms of the composition of the BTA also. No? So napansin natin yung nominees ng MILF na 41, okay, kasama rin yung kanilang nominee for interim chief minister. That was upheld, ano, by the president. Although napansin natin na merong binago rin, ano, doon sa initial list ng MILF. Okay, may mga inalist din doon, may pinalitan, but we know that yung pagpapalit na yon ay meron ding consensus that has been settled with the MILF. Pumayag din ang 39. MILF. Oo, sa tingin ko pumayag din. So, yung balance, minimum balance, no, but the
okay, what the peace agreement, the interpretation of that peace agreement, kasi marami ring different interpretation eh. Okay, and the law that extended that transition, at least ang dominant interpretation that prevailed is that the MILF, okay, shall remain to be, okay, dominant, okay, in membership, okay, or the it will be MILF led, no, BTA, and yung membership na rin majority sila, 41, and then yung government nominees are 39, no? So that's one. Number three is, I think, very significant, ano. So merong lessons of the last 3 years, and I think there is intention on the part of the president and the national government, okay, with the BTA also, to make some adjustments, ano. Yung iyan yung idea of inclusivity, no. So based on this speech of the president, okay, and the makeup of the BTA now. Okay, mas marami boses talaga na napasok doon, ano? Particularly yung Moro National Liberation Front, no? So yung dalawang anak ni Chairman Miswari nandoon. Kaya ngayon sinasabi natin there's greater opportunity for unity daw, no, among the Bangsa Moro. So there is this intention to make the transition more inclusive in terms of representation by different groups. So yun, meron din yung marami rin bureaucrats eh. So which means that occasion also that syempre yung mga rebels, former rebels are not used to governance, ano. So kailangan ng tulong ng mga bureaucrats na yan or ng mga technocrats. And there's so many of them there also, no. So very significant number. Tapos with the women, so tumaas din yung number of women, no, representatives. Yung sa IPs din, okay, meron ding nabago dyan. Okay, but there is now, I think, stronger representation also of the non-Moro IPs. No? Okay, with even sa MILF, yung si Mayor Piang is a good choice. Ano? Kasi si Mayor Piang is also, can also represent the IPs. Ano? So that's one. Number two, iyan, now very significant is there's not gonna be any more extension. So yeah, klaro, liwanag na ni Presidente yun. Ano? So sabi hanggang 25, may election na talaga. That's why he emphasized the need to pass the electoral code. Kasi alam natin that one of the reasons why the transition was extended is because of the failure to pass the electoral code. So sabi niya ngayon, no more excuse. Okay, hanggang 2025 na lang talaga ito. So please, okay, and also perform well because by your performance, you would be able to, okay, be successful, no, if you're running in 2025. So the issue of performance. Number three, I think niliwanag talaga ni Presidente yung strong institutional building, okay, sa BARM, and also strong policies. Okay, and napansin ko rin when he was talking about relationship between the national and regional government, no, which we have always been pushing also, no, that clarity, a better clarity, okay, in the relationship between the national government and the local and the regional government, as well as the local government. So having said that, okay, ano na ngayon ang magiging forma ng BTA in terms of structure? So how do you implement that? Yan na ngayon ang next na next na complicated issue. Yung how do you organize it in such a way that there are really, sabihin natin, voices are heard that the BTA will really be deliberative. There will be checks and balances in the BTA, considering that 41-39 pa rin. So yun ang, okay, yun ang dapat na issue tingnan ngayon na tingnan. Okay, sige, isa-isahin natin, ha. Napaka multi-layered kasi ng problema. Tsaka ang ganda ng sagot nyo, napaka comprehensive, no. Isa-isahin po natin. Bago ko po ituloy, no, explain ko lang doon po sa mga hindi familiar dito sa issue. MILF po syempre yung expected and they are expecting themselves to continue leading, di ba, sa Moro Transition Authority. Basically, the argument being, sila po yung nag-negotiate ng peace agreement with the previous administration, meaning Binigdo Aquino III. And then, nagkaroon po na extension yung interim government. Dapat po kasi nagkaroon na ng kauna-unang election nitong Mayo 2022. Pero they requested, they lobbied the national government. And then, successfully, si President Duterte agreed, and then Congress. So, nabigyan po ng 3 taon extension itong MILF-led
Bangsamoro Transition Authority. Pero sinabi po ni President Bongbong Marcos, that's it. Wala na po extension 2025. Dapat matuloy na yung kauna-unahang election sa BARM. Okay, pag-usapan po natin yung ano, yung kay Nur Miswari, no? Kasi alam po natin isa ito sa mga issues before. Kasi may separate peace agreement ang MNLF with the government, no? Noong 1996 final peace agreement. And then nagkaroon of course ng sigalat later on dahil nakipag-usap din ng pamahalaan sa MILF. Eh dito ba, what's the assurance na basically this would be to the satisfaction of the Nur Miswari group within the MNLF? The fact na meron po siyang dalawang anak na dito sa BTA, which is still led by the MILF. Alam mo, magandang development talaga na active yung MNLF, no, in this whole transition. Bakit? Dahil naman yung formula iyan ng autonomy, nagsimula yan ni 1977 pa, yung Tripoli Agreement. Okay? Mm-hmm. That is an agreement with the Moro National Liberation Front. Autonomy, okay, arrangement as the solution to this conflict in Mindanao was forged by the MNLF. Ano? Kaya, minsan kasi naisip natin, kalatin bago, kaya pag sinasabi, may bagong autonomy. No, that has always been there since 76, si Nur Miswari pa rin. Nur Miswari. In fact, okay, nagkaroon lang ng limitation yan when we had the 1987 Constitution kasi may mga limits na yung autonomy. You know? So, tapos nagkaroon naman ng negotiations, etc. etc. No? Kaya sinasabi natin na talagang the MNLF is an indispensable party in terms of seeing to it that meaningful autonomy as a solution to the conflict will really work. Ano, ha? So, yan, napakahalaga yung nandoon. Ano? And we know very well na yung dalawang anak ni Chairman Nusmir are very articulate. Ano? Okay, very principled also, no. Kaya yun ay napakahalaga ano na development 'yan, ano. Okay. So ang kailangan lang talaga dito is those voices are heard, ano. So yun nga sinasabi ko na those voices are heard na maging deliberative, okay? And not and the members should not just vote or should have their positions only based on their affiliation, ano. So but talagang titingnan kung what will be best for the Bangsamoro, what is will be best for the for autonomy to flourish in the Bangsamoro. Okay, based on the experience in the past 3 years ng BTA po, nakita ba 'yon doon sa deliberations ng ano ng Bangsamoro Parliament na talagang deliberative siya at talagang nadidinig po yung boses ng iba't ibang mga sektor o representatives? Hindi, okay? Kasi the way that the BTA was structured, no, syempre, talagang very strong yung MI doon, ano? Kasi sila naman talaga yung nasa driver's seat. Ano? Okay? But ang nangyari doon is almost total control. Ano? Kasi, di ba? No? Kasi it was the chief minister, okay? Kasi 41 sila, so they determine who will be speaker, deputy speaker, world ministers. So lahat yan, MILF, di ba? No? Yung, pati yung mga ministers. And in the tapos nagkaroon ng concept of government of the day, okay, which I don't agree kasi there's no government, wala namang political party pa eh, no? So sabi MILF daw as government of the day. How can MILF be government of the day when that is a rebel group, ano? So that's not a political party, dapat yung United Bangsamoro Justice Party, no? But kung United Bangsamoro Justice Party yan, so meron kang opportunity for alliance building also among different political parties. So that the point I'm making here is that dapat i-reimagine yan. Ano? So kasi magiging ano yan, empty rhetoric na lang yung unity, yung inclusivity, unless na reimagine mo yung BTA. Ano yung tatawag natin reimagining dito? That means na talagang ang kailangan mo na each, okay, the voices of everybody must be heard. So dapat deliberative siya. Kasi in the last 3 years also, especially yung mga priority bills, hindi naman pwedeng i-file yan ng kahit na sino eh. Dapat manggaling yan sa sinasabi nila government of the day. Eh kung yung government of the day really controls everything, pati yung timing niyan, what is the content, ano bang gagawin, which really doesn't make the BTA a deliberative body and an interim parliament. So kaya yan ang dapat na i-reimagine nila ngayon. And that
And since MILF remains to be the majority, kailangan talaga dito is sabihin natin the willingness of the MILF also, okay, to work with everybody, you know, and national government will have to monitor that kasi general uh-huh. supervision din naman ng national government yung BTA uh-huh. that is under the office of the president. So ito yun lang siguro uh-huh. yun ang talagang kailangang moving forward na magawa. They have to learn how to shift more from being rebels into governors. Basically, that's the issue rito, no? Ah, yes, pero, oo. Tsaka yung democratic uh-oh. Talaga, no? Yung democratic, sabihin natin, the parliament, tas a democratic body. Ito yung isa kong tanong, sir. Technical question, no? Kasi wala pa naman talagang election. Lahat sila appointed, no? Ng previous president at saka ngayon ni President Bongbong Marcos. So technically, hindi gumagana pa yung mga partido within the Bangsamoro Parliament. Tama po ba? Kasi hindi pa naman nakaka-election, no? So MILF is representing itself as MILF, not UBJP. Tama po ba yan? Hindi na nga. Kasi siyempre, ano yan, concession yan. Ano? Since the contracting party ng government dun sa peace agreement is the Moro Islamic Liberation Front. Ano? So medyo legally may problema yung ganun, ano, na ilalagay mo doon na yung MILF as majority. But again, you know, you are in a peace process, so you'll have to be more flexible and accommodating. Mm-hmm. But pag pinasok mo na talaga yung sabi mong governance, eh hindi naman, wala na yung MILF dyan, wala na yung MNLF. Ano? They are all government officials. Ano? And merong, sabihin natin, expectations, okay, may standards of government. Ano? Kasi you've signed off to this parliamentary mm-hmm. process eh. No, you've signed up to this primary process. Kaya nga sa as far as IAG is concerned, we've always said that the transition, okay, is not a license, ano, for inefficiency, for bad governance. the transition is to model, okay, the best that the Bangsamoro can offer, ano, not only to the Bangsamoro but the whole nation and to the whole world. Kaya ito yung sinasabi, kaya totally agree with ano concept ng ni President Marcos of really making this inclusive, making all the voices heard. So hopefully they won't make decisions just based on affiliation, ano, na pikit mata na lang. No. Kasi alam mo pinaka-importante dito iyan is really the black grant eh. At the end mm-hmm. of the day, ang question dito, who controls the black grant? The black grant. Okay. Magkano po ba yung black grant ngayon? Naku, malaki yan. 75 billion yan. Ano? So, and every year, no? Magkaka-election ka sa 2025. Ano? Hmm. Tama, so, sir, yung black grant po ba is every year? Yes, every year. Every year. Ano? Every year yan. May ganyang amount na automatically. At ang magdidesisyon who allocates that is the BTA. No? Mm-hmm. So, yung interim parliament. So, bukod pa yan sa ano po? Bukod pa yan sa special development fund, di ba? Yes, tama bukod ba? Pa yan. Ano? Bukod pa yan, ano? Sa special development fund. So ang alam mo ang napaka hirap nito is yung 2025 eh. Okay? Kaya marami kaya how you allocate it ano ko. So ibig sabihin kung if you allocate it looking at 2025 mangyayari ya baka transactional and political yung consideration for allocating the black grant. Hindi okay. magiging institutional. Ano? Teka, tama so, babasa ko. Pwede siyang maging ano? Sorry sa term ha, parang pork barrel. Ilagay sa mga lugar to solicit support for MILF's party, the UBJP in 2025. Tama po ba? Yes, yes. Oo. Yan ang magiging ano. And that will be very contentious. Ano? Kaya nga, kaya kay President Marcos, yung law, no, rule of law, and institution building, you look at it from an institutional perspective. Ano? Kasi otherwise, hindi ka makaprioritize. Eh, diba? So lahat na lang, parochial na lang yung concerns nila. When in the end, eh wala ka naman talaga sabi mo constituency yet because you are not elected. Ano? So titingnan mo dapat yan, the big picture, what are the best structures, okay, and what are the best policies so that the block grant can be allocated equitably, ano? Na talagang ma-prioritize mo siya ng maayos, okay, na those who really need it, okay, are really given the preference and the tapos ano yung how do you implement it? Kaya so kaya nga sa akin reimagining, okay, they need to reimagine this. Kasi otherwise pag tuloy-tuloy yung trajectory ng the last 3 years and ganun pa rin ang gagawin in the next 3 years,
So, wala. Election na lang ang magdedetermine nun. Okay? Kung sino yung magiging leader. But kung sino man yung magiging leader will operate within this structure that has not been really well thought of na meaningful. Ano? Kasi hindi nakatutok doon eh. Ang DTA. Masasayang. Sayang yung pera. Sayang yung goodwill. There will be unmet expectations again. Okay? And frustration there will be also. More frustration. And that can even be the, sabihin natin, trigger again for more conflicts in the future. May isa pa akong basic question dito. No? Ano lang naman, no? In terms of labels and definitions. The fact that the MILF already signed a peace agreement with the government in 2014, tapos nagkaroon ng BOL, tama bang i-describe pa rin sila na rebel group or hindi na? Or do we have to wait until the peace process as agreed upon is completed before they can say na hindi na kami rebelde? Kaya ko po tinatanong to dun po sa hindi familiar kasi we had a previous episode about the MILF's fielding of candidates in the 2022 elections. At merong isang sinabi ron si MILF spokesman and interior minister na Gibson Narimbo, no? Na parang medyo telling. Na parang, in so many words, I'm paraphrasing him here, sumali sila sa eleksyon at least para makita nila kung kaya na nila o pwede na sila doon sa demokratikong proseso. So parang ang dating sa akin noon, hindi pa sila fully sold to the idea na hindi na sila rebelde. Kumbaga, nandun pa rin yung pagiging rebelde. Tama po ba yan? De, una-una, the peace agreement doesn't guarantee that MINF would lead the Bangsamoro government in the elections of 2025. Kaya nga elections it's consent of the governed. Ano? That is in the peace agreement, that is also in the BOL. Ano? So which means that the MILF continues to push their agenda not anymore in the battlefield, but in the parliamentary process. Ano? So hindi na sila rebelde technically? As political party, hindi ka na rebelde. Kasi, kasi hindi ka naman pwede. You cannot, kung rebelde ka, very clear naman sa ating batas yan eh. Yung tsaka may appointment na sila eh. In the elections, tapos may appointment ka. It's just na, syempre, hindi mo rin naman masisi that they'll push it kasi doon yung strength nila eh. Doon sa peace agreement. Pero what we've been saying all along is, in the political transition, it's actually the BOL that drives this, not anymore the peace agreement. Yes. Kasi ang peace agreement is two-party negotiations between GPH and the MI. But sa political track, hindi na yan two-party. Ano? These are multi-party, all the stakeholders. Kaya nga nagkaroon ng ratification yan. Mm-hmm. And MILF has signed off to that formula. Ano? Pero syempre, bigyan mo rin sila ng panahon to transition. Ano? Kami nga, we help them form their political party. Kasi we think that yung ideology nila should not disappear. Ano? So yun na, yun lang, it's just the instrumentality, yung process. Ano? Kaya nga pamamaraan. Very important, yan yung pamamaraan. Kaya ngayon is, you are in this parliamentary process, you understand how that works, okay? And nagkakaroon ka talaga ng checks and balances dyan. Ha? So hindi pwede yung sabihin mo, kasi syempre sa rebel, whether you like it or not, pag rebel thinking, centralized talaga yan, highly centralized yan. Pakikibaka talaga. So pag medyo meron lang contra-review, stop doing that. Ano? Hindi yan pwede in a parliamentary democratic process. And that is where we are at the moment. Okay. Kaya nga ang point dito is that palakasin dapat din yung normalization and decommissioning. No? So dapat nag-i-invest din talaga dyan. Kasi that's where, yung sa Bisaya nating rebels, are actually helped to be mainstream for them to understand the political, sabihin natin, parliamentary process. Okay. Puntahan natin yung normalization mamaya, no? Dahil napaka-komplikado pa rin yan, no? Pero kasi natagalan din before the amnesty was granted, no? Ano po ba yung update dyan? Kasi nga, nagkaroon ng peace negotiations, nagkaroon ng BOL, pero it took time before amnesty was proclaimed by President Duterte. Ano po yung implication? In fact, ano lang to, no? This year lang, no? Oo. Kaya nga nagkaroon ng naging blurring of that roles. Roles and the roadmap. No? Kasi dapat yung normalization decommissioning. Ideally, syempre, before you can join government, dapat na-amnesty ka. No? So, di ba? So, you don't join that as rebel, ano? So, there's no such thing as a rebel group, right? Kasi papayag ba naman? No, that's against our constitution.
And that is also against the peace agreement. Ano? Kasi very clear naman, ano, na, okay, the peace agreement, okay, provides that the Bangsamoro government, okay, the POL also provides the Bangsamoro government is democratic, okay, secular government, okay, following talagang democratic process. Ano? So, ang kaya kailangan mo sana dyan, amnesty, no? So, amnesty, and then, now, they can now join government. Pero yung nagka-ano eh, no? So, nagkaroon ng mga delay. Ano? So, syempre, hindi naman yan, that's not enough reason na dapat, we have to address the problem, okay? Rather than just allow it to break down, ano? So, kaya malaking ano yan, ano? Kaya kailangan tutukan both ng all stakeholders yung idea, okay, to make an inclusive, sabihin na yung participatory, okay, political structure, regional structure na and parliament, okay, so that sabihin natin may place lahat dyan. So yung dividends of peace is not just enjoyed by few groups, okay, or few parties. Okay. Ito, the fact na at least, I suppose this is less frustration on the part of the MILF, na medyo these issues were finally out of the way. Una-una, nabigyan po sila ng 3 taong extension. Check. Pangalawa, sila pa rin yung namumuno sa Bangsamoro Transition Authority. Check. Kasi doon po sa batas na sa mga nakikinig sa atin tsaka nanonood, yung batas po na nagbibigay ng 3-year extension sa BTA, nandun kasi yung option na i-appoint ng presidente, may appoint yung members of the BTA. Naging contentious po yan during the previous administration. So yun po yung opening, kaya si President Marcos ngayon, he was able to appoint a new set of BTA members. So yung 2 issues na yun, basically out of the way na. No? Ang tanong ngayon, merong extension ng BTA led by the MILF until 2025. What should be done differently to basically correct errors and shortcomings over the past 3 years? Para at least mas maganda naman yung kalalagyan ng bagong rehiyon pagpasok noong susunod na election sa 2025 po. Yeah, titingnan natin 'yan, okay? MILF, ito nasa court ng MILF ito. Will they be more open? Okay? Will they be more open to other groups? Okay, yeah. So which means na even in the cabinet, okay, yung mga ministries, they dapat may mga representation din yung iba, okay, rather than just MILF. Okay, isang kailangan tignan yan. Meron bang openness, ano? Okay, yung MILF to allow really the parliament to be a deliberative body. So, magkakaroon ka talaga ng real, sabihin nating discussion of this na lahat, okay, voices are heard and see what is the best for the Bangsamoro. Number 3, talagang yung concept ng power sharing. Eh, wala, whether you like it or not, pag may parliament ka, talaga namang that is, a parliament is actually a formula for sharing powers. Ano? Mm-hmm. Which we haven't seen in the last 3 years. Of course, in name, meron tayo yan. Ano? So may mga na-appoint dyan. But actually, yung decision-making talaga is highly centralized. Ano? So kailangan mo talaga dyan is more seeing to it that consensus are built, so and everybody has a role to play. Pero sir, ano yan? All in the policy making and institution building. Pero that would depend, as you mentioned, heavily on the MILF kasi nga wala pang election eh. So wala namang mandato yung mga nakaupo ngayon, including MI or not just MI. So yung natural... Diyan ang papasok ang national government. Eh pero baka sabihin naman, ba't yan nakikialam? Eh supposedly meron kami autonomy. Hindi, ano yan eh. Kasi number one, meron talagang power of general supervision, okay, ang president over the Bangsamoro government. Okay, yan, regular government na yan. More so, in a transitory authority. Ano? Kasi appointed naman niya yan eh. So actually, anytime, pwede naman niyang i-dismiss, okay, any member of the BTA. Kasi they are all the appointees of the president. But of course, may epekto yan. So magre-reklamo na naman, that's a violation of the peace agreement, etc. etc. So kailangan lang talaga is magkaroon ng consensus, no? Okay? If the MILF feels na they accept, okay, the president's mandate,
Kasi clear doon sa mandate ng president that he wants all voices to be heard. Okay? So they will make adjustments. Kasi napansin naman talaga natin na, di ba, yung politika naman dyan, iyan. Ano? So, yung ibang sinuportahan ng ano no ng MILF. Hindi si Lenny Robredo ang in-endorse. Marcos, so. So that is already something ano na sabihin natin siguro beyond politics yung naging decision ni presidente kasi many of those nominees ng ating mga local political leaders hindi rin napasok doon eh. Okay, so in a way no, you credit the president na he went beyond sabihin natin politics. And that is a challenge for the MI. Okay? Mm-hmm. So will you be able to be more inclusive also, more institution looking at the best? Really, what, ibang rather than ano, rather than pakikibaka at and you yeah, you go against all those who have different views. Okay? Oh, yung bang pakikinggan mo ba? Okay? No. Kasi the president has sinabi ko nga eh, this is an example of a decision that is beyond okay, politics. Ano kasi kung tutuusin mo lang kung politiko na 'yun, ditanggal na sila lahat. Hindi na yung MI, hindi na niya majority, you know? Talaga pumayag na siya. So kaya ang sinasabi ko dito, that siguro the MI should follow the president's lead on this. Mm-hmm. Okay? Klaro naman sa inyo na hindi politika 'yung ano niya. So don't be self-centered in the decisions that you make na everything is MI, no kasi kami yung leader, no? Hindi yan kasi this is not gonna work. Okay, if the highly centralized yung absolute control yung sabi natin in governance in the last 3 years, you continue that in the next 3 years, okay, this is not gonna work. Ito konting background lang po no. Ito we have to give credit where credit is due no, yung binabanggit ni Attorney Bacani. Background lang doon sa mga hindi nakakaalala. Si President Marcos kasi nung tumatakbo siya for president, not a long time ago no, recently lang. He was not endorsed by the MILF. Ang sinuportahan ng MILF, yun pong kalaban niya, si Vice President Lenny Robredo. Ang sumuporta kay former Senator Bongbong Marcos nung election for president, yung mga local leaders, no? Yung mga local officials po. Yung sinasabi ni Attorney Benny, eh syempre kung politiko siya, di ba, pwede naman niyang inisin yung MILF, no? Hindi niyo ako sinuportahan, I have the power, I have the mandate, tanggalin ko kayo dyan. Pero at least you have to give it to the president, di ba? Credit. You have to give him credit na he went beyond that political issue. Hindi, kayo pa rin dyan, di ba? At least, he didn't want to rock the boat kasi alam natin, baka magkagulo, di ba? Magagalit ang MI dyan dahil ba't mo kami tatanggalin eh? Hindi pa tapos yung peace process. 3 years pa lang kami, nagka-pandemic pa. Yun po yung sinasabi natin. So, magandang decision po yun ni President Marcos. Eh, dito naman po, sir, yung ano. Ito nga pala, the fact that he maintained Peace Advisor Carlito Galvez, no? At least until December. What does that say as a policy? Ano yung kinukommunicate po nun? Eh, syempre, as far as yung BTA is concerned, at least yung sabihin natin the appointments, kailangan mo ng continuity dyan. Ano? And si Secretary Galvez has been there ano, since the beginning of the BTA. So kilala niya yung mga tao doon. He has all the network, etc. So I think okay, the mandate okay was for Secretary Galvez okay to help shape this BTA according to the president's wishes. Mm-hmm. So implementation. Now whether he will continue on to office, that is something still beyond December, depende na yon okay sa kay presidente, no. Sa tingin ko yan, whether kasi kailangan yung the president's policy, no, is getting clear. Ano, then he will now make a decision on who is the best person to see that through. No? Ang palagi ko nga rin sinasabi, magkakaroon ng review kung sino ba talaga yung sabihin natin national agency okay, that will oversee the barn. No? So whether is that, will that continue to be OPAP-proof or will that be directly the office of the president or will it be the Department of Interior and local government? So ito merong implication siya on how the national government will structure okay it's the implementation of its policies on the Bangsamoro. Okay, kasi marami rin nagsasabi yung OPAP-proof medyo nahihirapan sila pag governance kasi wala naman silang mandato doon eh sa governance. It's the Department of Interior or local government okay that may be delegated by the president ano to exercise kasi
it is a form of local government unit. So may mga decisions ng Supreme Court dyan. So ang I think the decision on what the direction, no? Okay, hindi na yung kung sino yung secretary, but it's really the mandate, no, of OPAPRO, mandate ng DALG. That is something that is yet, that is still yet to be shaped. Okay, so and I think mayroong continuing discussion yan. Ano po yung mga challenges for the MILF in the next 3 years, no? Kasi nga, hindi naman natuloy yung election sa Bangsamoro para sa parliament, no, noong 2022, 2025 na siya. Ano yung mga dapat nilang gawin ngayon? Bukod doon sa sinasabi niya, dapat more inclusive, no? In terms of allowing the political party system to flourish. Kasi nabanggit nyo kanina, yung grupo nyo, tinulungan nyo nga yung MILF, di ba? To basically firm up or even establish po ba from the very beginning kasama kayo doon sa UBJP. Yan. So, yung konsepto pa lang nung ano, kasi nga parliamento, no? Asymmetric basically, no? Hindi man tayo parliamentary sa Pilipinas, pero yung Bangsamoro region, nagkaroon ng ganong ano, ganong privilegio, kung tama man yung term ko na privilege or opportunity. Ano pa yung dapat gawin dun sa aspect po ng political reforms? Unang-una, sabi ko nga, yung tingnan mo ito from an institutional standpoint. So kaya mahalaga yung electoral code. Eh. So kahit nasabihin mo na UBJP ka, you have to support the blossoming, no, development of all other political parties. Yeah? Kasi at the end of the day, it's really the more political parties you have, the more that there will be more participation in government. And the more groups are participating in governance, then the more that we are addressing yung problem of feeling of marginalization, feeling of alienation. Kaya nga importante for the MILF to be above, diba, sabihin natin, their own organizational interest. And maganda yung kanilang moral governance, eh, if that is something. No? That can be a battle cry for everybody. No? So kaya kailangan dito, ang leadership ng MI dito, okay, has to be visionary, okay, moral leadership talaga. Tapos sabi mo, a leadership that brings people together in a consensus. Okay? Hindi yung dahil kami na nag-decision, sumunod ka na lang. Hindi ganun. Mm-hmm. And in all our political party training soon, that I've always emphasized that. No? You will win in the elections by the power of your vision and your own arguments and position. Huh? So kaya importante yun, ano? Na ma-articulate ng MI, and not only articulate, but also maisabuhay nila. Okay? Yung example of what good governance is, the example of what moral governance is, the example of what inclusive governance and development really means. So, yun ang siguro tingin ko na dapat tutukan. Ano? Now, set yung sa political department, kaya nga kahit na si President Marcos talk about the electoral code. Kasi that's very critical. Kapag yung MILF in leading the crafting of the electoral code, pag nakita yan na partial sa kanilang political party, then that will be a failure. Okay? So kaya nga sinasabi ko, dito, you have to go beyond your partisan interest dito and then look at it from an institutional perspective, institutional development niya sinasabi. Ang tanong ko, sir, may nakita ba kayong better indicators on the part of the MILF as governors that they are even more ready to accept or embrace that idea? O baka naman masyado pa rin nakatutok doon sa pamamahala by themselves? Kasi diba, malaking bagay dyan ng kultura din po, ano? For example, you want to strengthen political parties, just like in the rest of the Philippines, matindi ang political dynasties dyan, no? You have to reach out and deal with the clans. So, kaya bang ma-fix yan kahit meron tayong sistema in place? Pero yung transition natin, technically, 6 years lang. Kaya nga, hindi naman ito overnight. Eh. This is not a reform na gawin mo overnight. Ano? Kaya minsan, it's a long process. Pero there is a good foundation, which is the parliamentary system. Yan. So, sa akin lang, make the parliamentary system work. That's already a first good step. Kasi sa parliamentary system, at least hindi na yung position ng individuals and families, etc. But position ng political parties. So at least merong articulation ng position ng political party. That's a first good step. Kaya nga ako, okay,
I've been saying all along na yung MILF has to strengthen first yung parliament. Okay, yung regional government. Tutukan mo talaga yan. And make an example of the regional government, okay, as an efficient, accountable, and inclusive political institution. Eh, mahirap lang kasi sumali rin sila doon sa local, eh, no? Yung sa LGU, di ba? So, for me, that is not yet the time to do it sana. Especially because you are in a transition. Okay, mahirap yun kasi in a transition, kapag nakisawsaw ka na sa politika, maapektuhan na yung capacity mo to build institutions, to build consensus, to build alliances. Kasi napasok ka na lang din doon sa the same rules of the game, no? Na you are trying to reform. Hindi ka na above it. So, oo. Maano ka na, no? So, wala ka pero, na, no? So, pero nandiyan na eh. Nandiyan na nga eh. Kaya nga sinasabi ko, may opportunity ka pa naman in the next 3 years. Kaya nga sinasabi dito, in the next 3 years, you know, they reach out, they really do, sabi mong consensus building, okay, reach out, especially to the local government units, yung mga politicians. Sa akin naman, Ian, there's so much, siguro, resources for all institutions, for LGUs. Kasi malaki yan naman yung 75 billion na yan. So kung talagang maayos mo lang yan and be sure na everybody is allocated some funds and those funds are really, are really spent wisely, okay, and without corruption and may delivery of services, then that is already a first good step. Para kung may regular government ka, kasi kung ano yung maging mangyayari in the next 3 years, yan na rin ang sa regional government eh. Di ba? Eh kung self-serving lahat yung 3 years mo, eh mas gusto yan ng mga elect. kasi ganun pala ang sistema. Magiging vicious cycle. The transition, kaya the transition is not an excuse for inefficiency. Okay? It is modeling. Okay? In the next 3 years, the members of the BTA, okay, have this opportunity to model, to show, okay, what an accountable regional government, okay, looks like. Okay, so kailangan mo yung reimagination, kailangan mo yung real dialogue, okay, kailangan mo talaga dyan ng goodwill, okay, among everybody, including the national government. In the meantime, kumusta naman po yung decommissioning, okay, ng MILF combatants? Eh yun, mukhang stalled ngayon yun, ano, kasi yung problema nung sabihin nating yung livelihood, yung package, ano. Yeah. Eh kasi syempre that comes from the national government also. So kaya nga we've always believed na dapat yung the whole decommissioning normalization, dapat whole of government na rin yan, eh, no? Kasama na rin yung regional government, kasama na rin yung LGUs. Ano? Kasi mukhang na-define na lang yung decommissioning doon sa 1 million na package. Eh, no? So, ano naman yun? Ano? Hindi naman, that's only initial. Ano? So, at saka kung pera ba yan or mga livelihood, doon na nakatuto. No, the real decommissioning is really helping talaga yung mga mujahideens. Okay, not only to sabihin ng raise yung quality of life nila, kundi really help them build that mindset being in a democratic setting. And then helping their family to be really mainstream and to develop. So siguro dapat yun ang matutukan dyan. So aside from the governance aspect. Oo. Yung sinasabi ni Attorney Benny kasi dun sa economic package, bago mo isauli yung armas mo, may kapalit yun eh, no? So binabanggit niya ron yung economic package. Hindi lang po yun lahat cash, although yung kasama sa napagkasundoan, 100,000 pesos po, no? Per combatant. And initially, nagkaroon ng delay doon sa pagre-release niyan. So medyo nagkatampuhan. At saka syempre, that's common naman, sir, sa ano, di ba? Sa transition. I think pati rin sa pasweldo ng mga teachers initially, di ba? Ay, yung pagbibigay ng ano, nung tao dito, yung support doon sa mga estudyante, tama ba? Sa Bangsamoro, yung meron silang subsidy. Naging problema din yun eh. Hindi mo lang kung sinong maglalabas ng pera para doon. Kaya nga yun ang sinasabi ko, Ian, naklaruhin yung relationship. Kasi meron mga national programs dyan na hindi na natin alam who's gonna continue it. Whether it's the national government or the Bangsamoro government taking the funds from their black grant. So, pero may mekanismo ngayon.
Ha? Ano na? May mekanismo, 'di ba, yung IGR, yung Intergovernmental Relations. Oo nga, pero ano din 'yan, no? So kapag 'yan hindi rin na structured ang maayos, ano. Kasi ang napansin din natin doon sa IGR, parang naging negotiation ng peace agreement. So ulit. Peace process, ano, hindi na yung dapat, no. Oo, naulit, ano. Kasi kailangan dapat yung sinasabi na inclusivity, yung Bangsamoro government na yan, bringing the position of the whole constituency of the Bangsamoro, not just a particular groups. Hindi MI pa rin lang. So, pero yan yung part na, so napakaraming challenges no? Siguro if there is willingness lang talaga on the part of everyone, okay, to open up, okay, and talagang reimagining. Kaya nga sa akin dito, you have to reimagine the whole transition now, ano? And magkaroon ng consensus moving forward. Finally, ito na isip ko lang, no? Kasi yung Tripoli Agreement, 'di ba? Talagang ano 'yan, isa 'yan sa mga isinulong yung peace process with the MNLF under the father of the current president, no? And meron siya opportunity to actually continue if not finish the job, no? So far, is he headed to the right direction? Given what we have seen so far, yung decision to ano no to for the MNLF Ms. Wari, okay, to have strong representation in the city, it's an indication. Mm-hmm. It's a recognition. Kasi sa totoo lang, talaga namang originally si Chairman Noor Ms. Wari naman yung talagang sabihin mo nagsimula yung autonomy as a solution sa ating mga. So ang kulang na lang talaga dito is looking at the constitutional reforms, ano? And that's my last point dito, Ian. So napakahalaga na while we are making autonomy work, we have to seriously consider also amendments to the constitution. Okay? To address sabihin natin mga gaps. Oh, kasi actually sa peace agreement, meron kang delineation of powers doon, yung exclusive, concurrent, and reserved. Yan, malaking bagay yan in terms of talagang clarifying yung role ng national government at national laws doon sa Bangsamoro region. Ano? Pero ang problema na wala yun kasi unconstitutional daw. Ano? Which is, I think, true na unconstitutional kasi there is no such thing as an exclusive power doon sa Article 10 no, of the Constitution. Kasi it's always, all policies are subject to the Constitution and national laws. So isang bagay 'yon na dapat tingnan. But so dapat masimulan na, no? So nagkaroon na rin naman ako ng discussions diyan with Senator Padilla, no, who heads the Committee on Constitutional Amendments. So kasi federal 'yung sinusulong niya. So one of the things that we have suggested is baka tutukan na muna 'yung Bangsamoro and the Cordillera, ano? Kasi these are the low hanging fruits. Kasi if the nation sees that the regional structure as a second tier would work, then they'll be more open, okay, to the idea of a federal system. Kaya kailangan i-model mo siya. So so baka yun, ano? So kaya nga sinasabi natin part of the peace process kasi palaging nakatutok tayo doon sa peace agreement, parang checklist na lang yan check o nagawa na. Hindi naman natin na ano ba nag-e-epekto yan kahit na ginawa mo? Ano ba yung quality niyan? Kaya nga, I always say that transition is not a checklist ano? So, that you tick. Ano? So okay na. No, you always have to evaluate. You always have to monitor. You have to be imaginative and creative. So kaya importante yung talagang engagement of all sectors in the discussions of this. Ha? Sige. Okay. Si Attorney Benedicto Bacani, maraming salamat po for joining us and maraming salamat sa inyong perspective at pagpapaliwanag dito po sa issue, iba't ibang issue sa Bangsamoro. Magandang araw, sir. Magandang araw. Yeah. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating special episode for today about the ongoing transition sa Bangsamoro. I hope mas naliwanagan po kayo dito, no? At tulad ng paulit-ulit ko po sinasabi, kaya po natin tinututukan itong issue ng peace process dito sa Bangsamoro. Dahil ito po ay isang issue na hindi lang talaga naapektuhan yung mga nandoon sa Bangsamoro. Apektado po tayo bilang isang bansa. Okay? So, mahalagang tutukan po natin yung nangyayari. At para matapos na rin po yung iba't ibang sangasangang problema kaugnay doon sa
matagal na armed conflict sa Muslim Mindanao. Okay? Maraming salamat po for joining us today and see you sa next episode po ng ating Facts First program.